basketball lovers, good day para sa inyong PBA updates. Marami ang umalma sa pre-agency dahil nakakuha ang SMB at ang barangay Ginebra. At ayon nga sa ating kuliglig, posible daw bitawan ng barangay Ginebra si Pinto Salado. Tara guys, pag-usapan natin yan. Welcome to my sports channel. This is Percival Monteron at your service. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago nga natin umpisan ang kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers. Kay Sir Edwin Duvivar, Morris Gasok, Raul Bautista, Anthony Laki Alon at ng Alon Family, Ricky Rider TV at si Mr. Ricky Lanza at sa kanyang mga anak. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Dahil nga sa pag-uumpisa ng pre-agency, madami ang umalma sa pre-agency market dahil ang 2014 draft class epektibo na ngayong taon po, pwede nang lumipat sa gusto niyang team ang player ng 2014 draft class at pwede na niyang tanggihan ang offer ng mother team. Dahil dito, ang mga movement ng mga players potentially eradicate ng league. At dito, ang balanse at parity ng league hindi na po parehas dahil nga sa nasabing pre-agency rule. Madami ang nagsasabi na ang makikinabang lang dito sa pre-agency rule, sa pre-agency market, ang malaking kumpanya na madami ang pera at mayaman katulad na lang ng SMC at MVP Group. Kaya madaling marami ang mga fans ang hindi sang-ayon sa nasabing pre-agency rule rather. At hindi lang ang mga fans, including na ang mga coaches, dahil dito marami ang nagsasabi na iba-iba pala ng maximum salary ang bawat team. Dahil nga, ang salary ng nasabing isang team ay 450,000 pero ang isang team nasa 1.6. Kaya naman, dahil dito, umalma sa nasabing pre-agency. Dahil paano na lang ang isang player na sa kolelat na team kung siya ay nakasama sa isang pre-agency or taon na kung saan po pwede na siya maging pre-agent. Siyempre, lilipat ito sa malaking team na kung saan malaki ang offer, katulad na lang kay Rodney Bronjal. Inoperan ito ng 2 taon contract extension ng Alaska. Pero alam nyo bang tinanggihan ito at piniling lumipat sa San Miguel dahil siyempre malaki ang sahod at siyempre championship contender ang nasabing team. At siyempre, hindi lang si Rodney Bronjal, pati si John Pinto na kung saan maganda naman ang offer sa kanya ng Meralco Bolts. Pero sa halip na pumirma ng 2 years extension sa Meralco Bolts, mas pinili pa nito pumirma sa Barangay Ginebra San Miguel. Kaya naman, ayon nga sa mga fans at sa mga sports guru, dahil nga sa offer ng SMC management na hindi matatanggihan ng mga player ng 2014 draft class. Kaya naman, marami ang nag-aabang sa mga 2014 draft class na hindi pa nag-i-expire ang contract. Katulad na lang nila Jake Pascual, Prince Caperal, Chris Banchero at iba pa na kung saan isa sa mga potensyal na pipirma sa malalaking team katulad ng SMB, Magnolia Pambansang Manok at Barangay Ginebra San Miguel. Kaya aabangan natin ang nasabing mga player. Dahil nga dito, isang player ngayon sa Barangay Ginebra ang posibleng bitawan ng Barangay Ginebra para makapasok si John Pinto sa kanilang lineup. Ayon nga sa ating kuliglig, posibleng bitawan na si Pinto Salado ng Barangay Ginebra at humanap na ito ng ibang team na posibleng niyang paglaruan at posibleng mapakita niya ang kanyang talento o ma-showcase niya ang kanyang talento dahil nga napakagaling ng batang ito. Isa ito sa mga draft na inaabangan ng mga fans at ng mga sports enthusiastic. Dahil nga sa galing nito sa NCAA, nadala niya ang Arellano University sa playoffs. Dahil nga sa pagkaka-injury ni Pinto Salado,
nawalan ito ng playing time at bumaba ang moral dahil sa kanyang injury. Pero marami ang nagsasabi, kung bibigyan lang ito ng playing time ng isang coach, pwede may balik nito ang kanyang full potential at maging superstar sa hinaharap. Marami ang nagsasabi tuloy, posibleng lumipat ito ng Northport Batang Pier dahil kinakailangan yon ni Robert Bolick Jr. ng babackup sa kanya. Dahil nga, si Kintoy Salado, isang two-way player, pwede po ito maging offensive mindset at po pwede rin po maging defensive mindset. Kung sakaling matuloy nga si Kintoy Salado sa Northport Batang Pier, posibleng mapalalim ng Northport Batang Pier ang kanilang lineup at mabawasan ang minuto nilalaro ni Robert Bolick Jr. dahil 38 minutes per game ang nilalaro ni Berto. Komento na kayo sa baba ng video kung dapat bang bitawan ng Barangay Ginebra si Kintoy Salado. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. Hanggang sa muling kwentuhan. Maraming salamat po.